kamakailan lang dumating na sa bansa sa unang pagkakataon ang BRP Jose Rizal na nabili at ginawa sa South Korea. Ito ang kauna-unahang guided missile frigate ng Republika ng Pilipinas. Sinasabing ito ang isa sa pinaka-advance at pinakamalakas na barkong pandigma ng Pilipinas sa ngayon. Pero alam naman natin na kumpara sa mga bansang Russia na merong kirog na isang uri ng nuclear power guided missile, ang Estados Unidos na merong pinaka-advance na aircraft carrier, ang USS Gerald R. Ford, na nagkakahalaga ng $13 billion ang bawat isa, at ang mga submarine ng China ang umaangkin ng mga isla ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Masasabi talaga natin na ang mga barkong pandigma ng Pilipinas ay malayong malayo pa sa mga ito. Pero alam nyo ba, bago pa dumating ang mga Kastila, meron na tayong mga barko na ginagamit ng ating mga ninuno noong pang 15th century. Ang mga barkong ito ay ginagamit upang sumalakay sa mga baybayin ng mga kalaban nilang tribo o umatake upang kumuha ng mga alipin na tinatawag na mga yaw. Kung minsan para humanap na rin ng kanilang mapapangasawa, maaari din itong gamitin upang makipagkalakaran at makipagpalitan ng mga produkto kung mapayapa naman. Ang tawag sa barkong pandigma ng sinaunang Pilipino ay Karakoa. Ang sasakyang pandagat na ito ay ginamit ng mga sinaunang Pilipino, partikular na ng mga Kapampangan at mga Bisaya. Kakaiba ang Karakoa sa ibang tradisyonal na sasakyang pandagat gaya ng balangay sa Pilipinas. Ginagamit ito upang magsakay ng mandirigma at makipaglaban sa karagatan. Ayon sa Historias de las Islas y Indios de las Visayas na isinulat ng frailing si Francisco Alsina noong 1668, ayon sa kanya, malaki ang paghanga niya sa pamamaraan ng paggawa ng mga Bisaya sa sasakyang pandagat na Karakoa na maingat na binuo upang lumipad ito na parang isang ibon sa ibabaw ng dagat. Maninipis din ang mga tablang kahoy na ginamit dito at hindi na ginagamitan ng kahit isang pako. Ito ay pamamaraan ng ating mga ninuno ang hindi paggamit ng pako sa Karakoa dahil para sa kanila, ang pako ay madaling kalawangan at mabulok lalo na sa dagat. Gumagamit sila ng wooden dowels o mga kahoy na tinutusok nila upang mapagdikit ang dalawang parte at ratan ang nagsisilbing panali. Ang haba ng barkong ito ay tinatayang umaabot sa 25 metro mula sa magkabilang dulo at ang katawan nito naman ay nakaarko na maihahalin tulad natin sa mga barko ng Vikings ng Scandinavia na talaga namang mabibilis. Ang kakaiba lang dito sa Karakoa ay meron itong katig sa dalawang gilid nito. Dito sumasakay ang alipin na parang tagapagsagwan. Kumbaga sila ang nagsisilbing makina ng Karakoa upang umandar ito. Upang mabilis umandar, kanya-kanyang sagwan ang mga alipin. Tabi-tabi ito, sabay-sabay nilang kinakabig ang kanilang sagwan sa saliw ng paghinga. Mas malalim ang paghagod sa sagwan, mas mabilis ang sulong. Isama pa dyan ang hampas ng hangin sa tela ng layag. Ang mga barkong ito ay sinasabing mas mabilis ng 3 beses kaysa sa Spanish galleon na umaabot ng 12 to 15 knots ang bilis. Ang mga bangka at barko lang ang pangunahing transportasyon noon sa Pilipinas at lahat ng komersyal at pampolitikang pangkomunikasyon ay nakasalalay sa kanila. Ang isang malaking Karakoa ay kaya magsakay ng 300 tao. May 3 uri ng estado ng tao ng lipunan ang nakasakay sa Karakoa. Ang una ay tinatawag na ulipon. Sila ang tagapagsilbi o mga alipin na nagsisilbing tagapagsagwan sa bangka. Pangalwa ang timawa o ang mga mandirigma. Sila ay may mga hawak na bangkaw o sibat. Ang pangatlo naman ay ang dato na siyang pinuno sa barko. Sa gitna ng bangka, naglalagay sila ng tinatawag na burulan o bayleyo na may palapag na umaabot sa 7 metro ang haba
kung minsan umaabot pa ito ng 11 metro. Dito, nakapatong ang kubo na tinatawag na kayanis. Balot ito ng mga dahon na maliliit na puno ng niyog. Dito sumisilong ang pinuno at mandirigma, sapagkat wala ng ibang bahay sa bangka mula dito. Dito rin sila sumusugod kapag may labanan. Alam nyo ba na mas marami pang tao ang nakasakay sa katig kaysa sa mismong katawan ng bangka? Naglalagay sila ng 2 hanay ng tagasagwan sa bawat katig nito. Tinatayang mas madami ng 3 beses ang alipin na nakasakay sa katig kaysa sa mandirigma at dato na nakasakay sa mismong bangka. Ang barkong Karakoa ay talaga namang malakas at kinakatakutan noon sa mga labanan at digmaan. Dahil kahit wala pa noon ng mga Kastila, ay meron na itong lantaka o isang uri ng kanyon na gaya na lang ng mga barkong pandigma ng taga-Europa. Gawa ito ng Kapampangang Muslim. Ito ay si Panday Pira. Si Panday Pira ay isang kilalang gumagawa ng mga armas noon, kagaya ng kanyon na gawa sa tanso. Kaya talagang umangat itong Karakoa kumpara sa ibang sasakyang pandagat noon ng mga bansang Brunei, Indonesia, Malaysia, at maging China. Pero nang matalo at masakop ng mga Kastila ang Pilipinas noong 16th century, ipinatigil nila ang paggawa ng Karakoa. Di nagtagal, tuluyan na nila itong pinagbawal sa buong kapuluan.